Nandito tayo ngayon kasi makikiosyoso tayo. Hanapin natin ang mga friends ko dito. Hi! Andito tayo ngayon sa set ng Kid Alpha One. Hi! I am with Javi Benitez. Na-pattern ko sarili ko sa kanya. Pati posture ko. Okay, sige na nga. Okay, habang nag-shoot ang mga tao sa kabila, interviewin natin si Erwin Tagle. So pag downtime, ginagawa ng mga kabataan. Yeah, kami. What? Kabataan? Oh, nagsiskateboard ang mga kabataan. God, downtime! Andito tayo ngayon at interviewin natin ang isa sa mga stars. Taka, bawal po na muna kayo makita. Movie ng Kid Alpha 1. Mr. Tonton Gutierrez. Hello, the main villain. I'm called the Colonel. Okay, si Colonel. Bilang itong vlog na to ay a day in a life in a movie set. Gusto kong tanungin sa inyo kung gaano na kayo katagal umaarte. Umaarte since 1986, that would be 3 decades now. Hindi naman obvious, sir. Grabe, pag-aalaga. Lako, Denise, ini-etching mo ko. Anong genre yung mas comfortable kayo na ginagawa? Genre kasi I didn't do comedy. No? So mostly it's drama. So I'm more comfortable with drama. Yung mga actions na movies na nagawa ko, it's more on the villain side. So okay lang naman din. Mas challenging ba na maging villain as compared to maging protagonist? Kasi being a villain, marami kang magagawa eh. Siyempre, pagka bida ka, medyo limited yung mga actions mo. So it's more on the medyo kailangan you have to be in the guwapo side. Mas na yung maging artista. Obviously, ilang dekada yun yung ginagawa. Pero ano ang medyo downside or yung pinaka hindi nyo favorite sa maging artista? Well, it's always nice to be not being known. You can go out, you can enjoy walking outside, eating in the kuwari karinderya. Pwede naman gawin, di ba? Being recognized outside. It's part of the business. You should love it also. Hindi yung parang kinainisan mo dahil may mga taong pag naglalakad ka, may magpapapicture. Yung mga ganun, kailangan mahalin mo na rin yun. It's the paying viewers who goes to the movies. Excuse me. Okay, I'll be back. It's okay. Last question. Okay. Ano ang pwede niyong ma-advise sa gustong maging artista na gaya ko? Anong genre mo? Anong sa tingin mo kung papasok ka sa showbiz? Anong genre ang... Sir, ako yung nag-i-interview Anong gusto niyong anong pwede niyong i-advise sa mga gustong pumasok sa pag-aartista? Well, since madali, because both my parents are in the business. Actually, ang mahirap ngayon is they come and go. Pag pumasok ka sa larangan ng pag-aarte, kailangan galingan mo na, bigay mo na lahat. Kailangan mahalin mo, maging seryoso ka sa iyong magiging trabaho. Ang advice ko is to be punctual, to love the craft, to be serious with what you're doing. You have to make a mark in this industry for you to stay. Tumulad kayo kay Sir Tonton na 3 dekada na. Pero hindi obvious. He loves his craft. And people love him also. And look! There's a puppy! Oh my God! I am here right now with a bad banana. Bad banana. A bad banana. Hello. Mr. Christopher De Leon. Hi. Hello. I just want to ask you, you've been an actor for a very long time. How long have you been acting? 45 years. Oh my God, isn't it obvious? For 45 years you've been acting. What is it about acting that
you like a lot for you to be able to do it for 45 years. I come from a family of actors. Okay. Well, my mom used to be the Bathaluman during the LBM days. Lilia Dison and my dad is Hilda Leon. He used to be the Eddie Garcia. Talaga kayo, nasa blood. And my sister Pinky is also an actor. Yes. And I'm married to an actor. So, so wala talaga ka wala. Yeah, I was made for this. I'm enjoying it. The reason I stayed this long is it's a good job. It's, mm-hmm. it's an honest job. Mm-hmm. I don't steal from anyone. Yes. I get paid well. Oh. I'm in the wrong industry. And we make people, we touch people's heart when we make movies. Mm. I do more dramas now. Mm. For 45 years, you've been doing a lot of genre. So what's the most comfortable for you to do? I mean, like drama ba, comedy, action? I like all. Mm-hmm. I like to do comedy. Right now, we're filming an action movie. Yeah. For my last question, what advice can you give people who are aspiring actors? Yeah, just love what you're doing. Do the best you can. Follow the instructions of God, and He will lead the way. Okay. That's about it. Yay, thank you very much. Alright. Sana sir, pag naging artista ako, pwede ko ba kayo maging daddy? Yeah, you're my apo. Oh, wait, grabe naman! Oh my God. Goodbye, Sir Christopher. Bye, sir. Goodbye, sir. Hello po! Wow, vlog ko ba to? Yes. Welcome to my vlog! OMG guys, hello! Welcome po sa set ng Kid Alto. Ito po siya. May ka naman sa mga fans mo. Happy, come on! Hello! Hello! He's a man of a few words. Ganun, hello, hello lang siya. Excuse me lang, no? Ay, sorry. Grabe. Get the way ako. Hi, Sue! Hello! Hi! Usually ba, mga oras nagsisimula ang, usually, ang life mo? Okay, so ngayon, medyo late nag-start yung life ko. 4 p.m. ang call time ko, pero usually mga 7 a.m. yun. 6 or 7 a.m. Okay. Tapos natatapos kami 6 or 7 a.m. Amazing! So yung mga nag-iisip dyan na madaling mag-artista, hindi po. Huwag po kayo nag-a-assume. Actually, nauna yung advice niya. Mamaya pa yun eh. Pero, okay. Nauna yung advice. Kala nyo madali. Kala nyo lagi kami hindi yan totoo! Mali. Mali kayo ng iniisip. And since, yeah, yung mga long hours mo, yan yung medyo hindi maganda sa bagay artista. But, what's the best thing about being an actor? Feeds my soul. Wow! Yes! Feeds your soul. Maraming maganda. Nabibigyan namin ng buhay yung mga characters na ginagawa namin. So, we get to do experiences that we've never thought that we'd ever do in our lives. Ano pa ba? Ang dami. Nakatulog na ako sa kalsada. Pag shorts ako sa negative 3. Oh, wow! Oo. So, yung mga ganyang bagay na hindi mo inakalang mangyayari sa buhay mo, mangyayari pag artista ka. So, masaya. Masaya. And more than anything, siguro, it's the people that you work with. Mga kasama mong magbuyat. Okay. Yung mga kasama mong kasabay mong kumain, tuwing yung shoot. Yun talaga feeling ko yung pinaka nagpapabongga ng experience. Ilang years ka na ba umaarte? Sa 10 taon na po ako sa April next year. So, matanda na ako. Anong bang preferred mo magkaroon ng ka-love team or hindi? Hi, happy. Hindi, wala naman akong pinipili pagdating sa trabaho. Kailangan namang gawin. I think kapag ka nag-permanent love team ka kasi, kailangan matagal nyo na siyang ginagawa together. So, kung 23 years old na ako ngayon pa lang ako magsa-start, so, baka motherly roles na yung mga magawa ko. Si Judy at saka si Sir Chief. Oh, sa bagay, marami na chance. Si Ian Veneracion. Hi. Ikaw ay nasa action movie ngayon. Pangarap ko to. So, nasa Kid Alpha 1 ka ngayon. Meron ka ba dito mga fight scenes? Kailangan nila. Oo, meron.
hindi pa namin nagagawa. Kinakabahan ako. Totoong boxer yung kalaban ko, di ba? Sa lugi naman si Sue. Street fighter naman ako. Street fighter? Kali-kalya lang. Ayan, since nag-a-advise ka kanina pa sa mga gusto maging artista, ano ba talaga? Oy, pag-isipan nyo ng mabuti yan, ha? Pag-isipan nyo, nasa uli pagsisisi. Sabi ko sa inyo, para nyo, ha? Eh, mukha masaya ka naman, eh. I'm just trying to be, you know, strong. Wait, oh my God. Hindi, masaya. Pero kailangan gustong-gusto nyo talaga siyang gawin. Kasi kung hindi, madaling susuko ang katawan at ang puso kapag hindi talaga kayo willing na ibigay yung lahat. Annyeong! So, nagagabi na dito sa set. Mamaya pa sila matatapos. Mahirap din pala maging artist, ano? Okay, so gumagabi na dito sa set ng Kid Alpha 1. Pero may kakausapin tayo na kapwa ko Ilonggo, mga kaibigan. At ang tatay niya ay kilala nating lahat as Mr. Joel Torre. Si Marina. Mayong gabi. Mayong gabi. See? Mayong gagwapa. Ganyan mo. Gabi. Okay. Huwag ka mahiya. Ano ka ba? Taas ang confidence. Oo, ang confidence. Hello, tatay mo si Joel Torre. Ano ka ba? Okay. So, si Jose Rizal ang tatay mo. Father, thank you for the jeans. Paano mo nakahiligang umarte? Dala ba to ng influence ng tatay mo? O basta gusto mo lang? Siguro, of course. Growing up, dinadala niya ako sa set nung bata pa ako. Tapos, from prep to high school, performing arts ako. Pero nung college, I chose international relations. Gusto niya magka-relations ng kasi medyo gusto ko magka-influence on the country and stuff. As I did that, parang nawala yung soul ko. Kasi wala akong art. Like, wala akong craft. Nawala yung craft sa akin. Nagkaroon ako ng disconnect from myself. So, nung nag-graduate ako, sabi ko, tutuloy ko na lang. Kasi parang nandun talaga yung heart ko. Parang, trinay ko yung ibang direction and it didn't work out. When I was studying it, parang mayroon akong hunger na hindi ko mag-gets, na na-feed ng film. What was your first movie? Kay Derek Samus din, We Will Not Die Tonight. Oh! Okay, you have to watch that movie kasi may kaangasan siya dito. Kick-ass. Pero I mean, like, the entire movie is very kick-ass. So, yeah. Ganun din ba? Kick-ass ka rin ka ba dito sa movie na ito? Mas lalo pa. As in, mas nadagdagan. Background ko talaga, amateur boxer talaga ako. So, parang feeling ko dun din mas nag-appeal siguro sila direct sa akin. Nagkaroon sila ng confidence sa akin with my stunts kasi I knew what I was doing. Other than action, what genre, you know, you want to try? Sobrang gusto kong mag-comedy. As in, smart comedy, I really love to try. I'm looking into the behind the scenes. I just finished a short film I made in Bacolod, which I won for best screenplay and best production design. Ano to? Ano to? Tinaga. Tinaga, Words of Wisdom from Pusoy Dos. So, yun. So, parang natuwa ako. In the process pa ako of deciding if gusto ko siya isali sa mga festivals. Uh-oh. So, wala. Hindi ko pa siya ginagalawan for now. Nasa shelf ko pa siya for now, pero done na siya. May chance ba na gusto mong makatrabaho ang tatay mo? Sorry, tito. Ayaw ka niya makatrabaho. Hindi naman sa ganun. Depende siguro sa script at sa role kung tama yung storya. Tinutulungan niya ako. Meron akong mental block in a scene or something. I'd call him up and he'd help me. So, medyo mahirap mag-emote sa tatay mo. True. Medyo mahirap magbigay ng mga hinanakit mo dyan. Tapos kung tatay mo pa si Joel Torre. So, si Rizal, di ba? Mahirap talaga. Ano ang advice na mabibigay mo sa mga tao sa maging artista? Be patient. Really,
learn to be patient and always remember that you're being paid to wait. And if you're really passionate about your craft, you won't even mind waiting. You'll even enjoy being sa set kasi you can learn so much from so many people. Go for it, just go for it. Dive into it, get out of your comfort zone because that's the only way you can grow. Yay! Matagal na uwian. Bye mga titas, until my next video.